Hey yo, what's up mga katropa? This is Gerald Binuya and welcome back to my channel and don't forget to subscribe and click notification bell to get notified. And for today's vlog mga katropa, gusto ko lang po sabihin sa inyo na naka 1 month na po kami ngayon dito sa Quebec, Canada. Yon, gusto ko din pong i-share sa inyo na kung ano po ang nagawa namin dito o ano na pong balita sa amin dito sa 1 month po namin. Ngayon po mga tropa, Sabado dito sa Canada at Linggo naman po na madaling araw sa Pilipinas. Kaya Happy Mother's Day po sa lahat ng mga nanay, mga ate, mga pinsan, mga tita. Yun, Happy Mother's Day po sa inyo sa Pilipinas. Sa 1 month po namin dito mga tropa, lagi po kami may OT o overtime kapag Sabado. Siguro no first week namin o first Saturday po namin dito sa Canada, wala po kami overtime. Pero nung sumunod na po na Saturday hanggang ngayon, lagi na po kami may overtime. Yun po ang kagandahan dito sa company namin na, kahit wala po kami overtime ng weekdays, pero pag Sabado naman o weekends, meron po kami overtime. Yung iba kasamaan po namin, Sunday yung iba. Tapos kami po, yung dalawa ng kasama ko ni paring Jomar, Saturday po talaga kami. Yun ang isa sa maganda nangyayari po dito sa amin sa Canada. Kasi mga tropa naman po natin, ang OFW talagang nakakabawi lang kapag may overtime o dumadagdag ang sahod kapag may overtime. Siyempre, di ba? Kapag walang overtime, siyempre, yung mga basic salary lang po ang ating natanggap. Mas maganda talaga na meron pong overtime. Yun po. Then yun, mamaya o ngayon, mga alas 4 or alas 3 kami alis dito papunta ng trabaho. Tapos alas 4, 4 to 11 po ang trabaho namin. Yun. Kaya kanina, lumabas kami ng mga 7, ay hindi, 6:45 nag-out kami. Then, nakarating sa bahay siguro mga 7:30 to 8 a.m. na. Tapos natulog kami mga 10 a.m. Gising naman ng 12:20 ng tanghali. Tapos din ako nakatulog. Gigising kasi ako ng 2 p.m. Kaya puyatan. Kaya magbabawan po ako ng kape para makapagkape po kami dun sa trabaho o sa bago po kami magtrabaho, 'di ba? Kailangan namin ng kape kasi talaga makakatulog po talaga kami mga tropa. Yung overtime dito sa company na pinagtatrabuhan po namin, is madali lang trabaho. Kaya nagustuhan ko din po mag-OT ng weekends. Kahit po puyat, at least, madali lang trabaho. Konting linis lang. Madali lang. Mas malaki po ang sahod kapag overtime, di ba? Hindi ka napagod, pero, di ba, yung sahod, mas mataas pa, di ba? Ayun mga tropa, about pala sa salary po dito sa Canada, wait lang. Kasi mga tropa, may nagtatanong po sa akin about po doon sa salary ko dito sa Canada. Hindi ko pa siya ma-share kasi ang sahod po dito is 2 weeks. So, every 2 weeks. Tapos Thursday. Ang problema, nakasahod po kami ng 5 days pa lang. Nung una. Tapos ngayon, sasahod kami na sa Thursday. Saan kailan ba? Next Thursday o next week ng 2 weeks lang. Gusto ko pag senior ko yun, makakasahod ako ng 1 month. So kapag sumahod ako ng sa next week, sa Thursday, 2 weeks pa lang yun, maghahantay pa ako ng another 2 weeks para sa parang 1 month, di ba? Parang 1 month yung sahod. Yun ang gusto ko. Yun. Tapos sana, mabuo ko yung overtime ng 4 times a month, di ba? Para mas maganda siyang i-share. Pero i-share ko sa inyo mga tropa, yung mga basic lang muna. Basic salary para mas okay din naman, di ba?
tinapay ko din. So, wala. Dalawang araw nang gano'n eh. Bakit? Sinong kukuha nun? So yun mga tropa, nasa company na kami. Overtime kami. Kuha muna akong uniform. Kami na yan. Siyempre, yung mga size yan. No? Dito tayo sa 36. Tapos, tine-check ko mga tropa, yung ano, kung merong kawitan. Ayan, meron. Dati kasi nakakuha ako ng walang kawit. Ayun. Naano ako. Nauhubo. Tara na. Let's go. Maglalagin muna tayo. Ayun, pangalan ko. Tapos dito, siyempre, ito na yung locker namin. Mayroong live. Ito mga tropa, atambay muna kami sana sa kantin. Ayun yung mga kasama ko. Okay, sila. A few moments later. Ito mga tropa na bali. Tapos na po yung overtime namin. Yung Sabado. Ayun, pauwi na po kami. Ang ganda ng ano, ang ganda ng buwan. At ayun na mga tropa, no? Hindi na po ako nakapag-vlog kagabi. Pag-uwi po namin ng 11 PM. Kasi pagod na rin mga tropa, no? Tapos antok. Puwet po kasi mga tropa, no? Sobrang puyat. Umuwi kami ng mga 7:30 to 8 AM. Tapos 4 PM, may pasok, di ba? Gumising pa kami ng alas 2 ng hapon, no? Tapos papasok kami alas 3, so, di ba? Kaya, tas uwi kami ng 11 PM. Kaya puyat po talaga mga tropa, no? Kaya hindi na po ako nakapag-vlog. Pag-uwi namin dito sa bahay, ano, nagkumain lang kami. Although kumain naman kami sa company. Maingay sila dito yung mga, ano, yung mga Quebecwa. Yun, kahit na kumain kami doon, siyempre nagutom pa rin kami. Kaya kumain kami dito sa bahay. Tapos pagkakain, nagsalang pa pala ako ng labahan ko kagabi kasi gusto ko, ngayon nga, o kinabukasan sabi ko, wala na akong ano, asikasuhin pang labahan, nakapagtupi na rin ako. Kaya, ayun, higa na lang, pahinga na lang, tapos bukas may pasok ng panggabi. Ayun. Ayun mga tropa, no, bukod sa lagi po kami may overtime kapag Sabado. Thankful po kami mga tropa kasi binibigyan po kami lagi ng overtime kaming mga Pilipino. Yun, kaya alam naman po natin mga tropa, di ba? Kapag may overtime ng mga OFW, doon lang po talaga nakakabawi ang OFW mga tropa na pandagdag po sa ano, sa basic salary, di ba? Tinatabi po namin yan para meron po kaming ano, ipon, savings, mga ganyan. Kaya, yun. Kaya, thankful po kami na meron po kaming overtime lagi. Nung first week namin, wala. Di pa kami binigyan. Pero nung second, third, hanggang ngayon, kahapon, binigyan po kami ng overtime. Yun, kaya thankful po kami. Tapos mga tropa, unti-unti na po kami nakakapag-adjust dito sa Canada. Siyempre alam niyo naman yung homesick hindi po mawawala po yan sa OFW, lalong-lalo na po kapag may pamilya na, may anak na. Yun, lalo na po ako mga tropa, siyempre yung anak ko, yung bunso ko, di ba? Ako nag-alaga noon. Mula na pinanganak siya hanggang sa umalis po ako, ako po nag-alaga, di ba? Di ba alam niyo naman meron po siyang sungi po siya o yung bingot po siya, di ba? Na-opera siya. Hanggang sa pag-asikaso po sa kanya, hanggang sa matay po yung ano niya, ma-opera siya, ma-surgery siya, ako pa rin, ako halos ang nag-aalaga. Inalaga naman ang asawa ko, siyempre, pero ako po lagi ang kasama ng anak ko. Tapos yung panganay ko, mga tropa, siyempre namimiss ko yun, napakalambing nun. Siyempre, pamilya ko, ganyan. Kaya, mas na-homesick po ako ngayon kumpara po noong nag-Taiwan ako at nag-Japan. Yun. Tapos yung mga kasama ko, na-homesick din naman sila. Pero yung isa hindi eh. Magaling yung isa binata. Yung dalawa, na homesick din naman.
Kasi siyempre may pamilya na rin, may anak na rin, kaya yun. Kaya no homesick po talaga. Hindi na mawawala yan sa isang OFW. Lalo-lalo na mga tropa kung may pamilya na. Ayun. Kaya sa mga paalis pa lang dyan sa Pilipinas, sa punta po ng abroad, ihandaan nyo na po yung sarili nyo sa ganitong sitwasyon. Pero siyempre pag Pilipino naman, manatag naman yan. Kaya kayang-kaya po natin yan. Ayun. Kami naman, kaming apat naman, nagtutulungan naman kami. Nagdadamayan naman kami kapag may ganyang nangyayari, na homesick, dinadamayan naman namin yung isa't isa. Yun po ang kagandahan sa amin. Talagang nag-aano naman kami. Nagsusuportahan naman kami. Ayun mga tropa, na yun po ang update po sa amin. Naka 1 month na po kami dito sa Quebec, Canada. Ayun mga tropa, na hindi ko naman tatapusin ang vlog na to nang hindi po sinasabi sa inyo to. Share to inspire, not to impress. Pray hard it works, stay humble, and God bless po sa ating lahat. Bye-bye!